Hindi talaga maiiwasan ang mga aksidente sa barko sa gitna ng paglalayag nito sa mga karagatan. Kaya naman sa bawat biyahe, nalalagay sa panganib ang buhay ng mga marinong lulan nito. Mula sa Radyo Inquirer Online at Inquirer.net, ito ang Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan K. Bantay OCW. Bantay OCW. Bantay OCW. Bantay OCW. Sari-sari ang mga aksidente sa barko. Kung hindi man malagay sa panganib ang kanilang buhay, maaaring ito ang maging dahilan ng kanilang kamatayan. Yan ang ating usapang legal hinggil sa mga aksidente ang kinasasangkutan ng ating mga seafarer. Sasamahan tayo ng ating maritime lawyer mula sa SBWB Law Offices, Attorney Dennis Gurecho. Accident kasi, define to ng Supreme Court, ay yung isang unforeseeable event or unintended and unforeseen injurious occurrence. Something that does not occur in the usual course of events or that could not be reasonably anticipated and unforeseen injurious occurrence not attributed to mistake, negligence, neglect, or misconduct. Kaya nga, pag meron tayong mga accident na nangyayari, laging dinidefine kung ang medical condition niya, ang injury niya, ay nagpo-fall under accident. Bakit? Kasi nga, tinitingnan dito if that yung kanyang medical condition falls under the definition in terms of yung kanyang benefits sa POI contract or CBA. Yan, tinitingnan nila yan dyan. Kamakailan lamang may napaulat ng mga aksidente na kinasangkutan ng ating seafarer na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Ano nga ba ang iba't ibang klase ng mga aksidente sa barko? Meron tayong mga nire-report kasi usually, meron tayong minomonitor yan to international agencies. Tulad nito, naglabas yung EMSA, yung European Maritime Safety Agency na meron daw 745 work-related fatalities among maritime workers and nearly 9,000 persons injured between 2011 and 2020 yung mga accident ng sa sector na to. Nandiyan yung mga ano, banggaan, lumulubog, na strand yung mga barko. And lagi kasi to, we have to consider the fact na yung maritime profession kasi ay identify to isa sa pinaka-perilous job ang pagsakay sa barko kasi nga tumatawid ka ng mga iba-ibang boundaries ng mga oceans. Tapos maraming health and safety hazards yan related to risk, accidents, ng illnesses and mortality. And isa nga sa mga lagi natin pinagtitingnan kasi dyan ay kapag masama ang panahon. Diba? Usually, pag masama ang panahon, nagkakaroon ng mga banggaan or yung biglang lumulubog yung ating mga barko kung saan na ating mga seafarers. And isa yan sa tinitingnan natin yung definition na ng accident. Yung mga aksidente na yan, pwede rin namang maiwasan kung halimbawa, yung trabaho niya sa labas ng barko, no? Halimbawa, sa taas, na talagang posible na mahulog siya dun sa, dahil nga sa malakas na mga malakas na alon, matinding bagyo, hangin, etc. No? Yung may mga factors na yon. Pwede ba na yung may katawan mismo, yung ating seafarer, ang magsasabi na hindi ko muna gagawin yon kasi delikado? Pwede ba yon? Yeah, actually, pwede kasi yan dahil judgment call na niya kasi katawan niya yan eh. Saka titingnan din niya if yung pinapagawa sa kanya falls under the definition ng kanyang trabaho. For example, ang trabaho niya ay dapat nandun lang siya sa kusina. Tapos bilang inutusan siya na pumunta dun sa engine, may pinagawa. Siyempre, yan, it falls outside the definition ng tinatawag nating job description mo. Dahil nga, when you are hired, meron kang specific job sa loob ng barko. Naglilinis ka ng galley, naglilinis ka ng mga kwarto, or ikaw ay sa engine, or ikaw ay nasa deck. So yan, may kanya-kanyang role ang mga seafarers natin pagdating sa barko. Kaya nga, kapag ikaw ay may ginawa na outside your job description at may nangyari dyan, ang pwede lang sabihin sa'yo una, bakit ka nandyan? Minsan babaliktad yan eh. Di ba? Yung sabihin nila, may negligence ka because of the fact na hindi ka dapat nandyan. Pangalawa naman, kung ikaw ay nandyan pero inutusan ka, pwede mo maging defense na napilita kang gawin pero dahil hindi ka well-equipped dun sa job na yan, may accident na nangyari. So, it can run both ways. Kaya ka tinitingnan dyan yung facts of the case to determine who's at fault. Kung sino may liable, kung sino may kasalanan, tinitingnan niya because of the fact na para malaman kung sino ang liable, kung may negligence, kung may mistake, or just an accident.
Anong ibig mo sabihin? Talagang may tao na hahanapin tayo na papapanagutin sa naganap na aksidente? E paano halimbawa, yun pa yung nagresulta sa kamatayan ng ating seafarer dahil pinilit nga niya na gawin yung trabaho niyon kahit labag pa sa kalooban ng ating kabayan dahil iniisip niya na delikado nga. Ano yung PI contra kasi? Meron tayong tinatawag na dalawang requirement. Yung isa, the incident or yung accident or yung injury niya occurred during the effectiveness of the contract. And pangalawa, that is work connected. Kung yan ay nangyari during the contract niya, whether or not pahinga yan, kunyari, hindi during the working hours pero nagtatrabaho siya, ang sinasabi kasi dyan is during the effectiveness of the contract. Kailan ba tayo may kontrata? Yung kontrata natin, it exists or it commences from your actual departure sa point of fire and it ends in actual arrival sa point of fire. So anything that may happen in between the existence of the contract, nag-exist, nandyan yung liability, yung rights and obligations ng ating mga seafarers and pati ng mining agency. Tandaan natin, ang PUA contract kasi, bilateral yan. Both parties merong rights and merong obligations. Ano nga ba ang pananagutan ng mga mining agency at principal sa kanilang mga seafarer kung maaksidente ang mga ito habang epektibo pa ang kanilang mga kontrata? Kung accident yan during the effective the contract, as a general rule, dapat may liability yung principal as represented by the mining agency dahil nangyari yan during the effective the contract. Pero meron pang 50% na requirement. Yung accident sa kanya ay dapat work-related. Kasi for example, meron siyang ginagawa na hindi mo connected sa trabaho pero na-aksidente siya, pwede maging defense ng insurance or ng principal ay hindi ako maging liable because hindi mo yan trabaho. Meron kami isang case na hinawakan. Ito yung lagi natin nababanggit sa program natin before, basketball. Di ba? Nagba-basketball yung mga seafarers natin during the break. Ano nangyari? Nadulas. Tapos naumpog yung ulo, nagkaroon ng parang hemorrhage or something na ganyan. Tapos nagkasuhan kasi sinasabi ng mining agency or ng principal, hindi ako liable, nagbabasketball ka eh. Sabi naman namin, no, pwede kang maging liable because basketball is part of the wellness program ng kumpanya. Tandaan natin, under Maritime Labor Convention, the principal should be able to provide our seafarers yung wellness program with respect to health, mental or physical, ganyan. Kasi syempre, di ba, lagi na binamagit, Susan, hindi tatakbong bat ko kung mahina ang seafarer, kung may sakit. So, di ba, ang priority mo dyan is bigyan mo sila ng magandang katawan through food, through yung physical activities, yung rest periods nila. Kaya nga yung sa issue na yun, yung basketball, defense nila, hindi ka nagtatrabaho. Ang sabi naman namin, part ng na activity na endorse ng batas ng Maritime Labor Convention and alam ng company. So, nabayaran yung seafarer doon sa ganung incident. Kapag seafarers ang pinag-uusapan, lagi nating naririnig ang mga terminong work-related. Paano kung naaksidente habang nasa loob ng barko o di kaya'y nasa labas ng barko sa kanyang pansamantalang pagbaba o yung tinatawag na mga shore leave? Yeah, so dalawang situation tayo. Una, sa loob ng barko. Ang unang maging criteria nila ay if that occurred during the working hours. Yung kasi ang working hours nila kasi is hindi yan dire-diretso, minsan para putol-putol, trabaho, pahinga, trabaho, tapos pahinga. Kung nangyari yan during the time nagtatrabaho ka at it falls under the job description mo, swak yan, papasok yan na compensable. Pero ang unang tinitingnan din nila diyan ay kung walang negligence on the part of the seafarer. Dahil dapat maingat ka in performing your job. Pag nakakita sila ng butas na hindi ka nag-iingat, for example, naglalakad ka sa galley, papunta ka doon sa engine, tapos bigla kang nadulas. Bakit? Kasi nakita nila na wala kang suot na boots, yung safety gadgets mo. So pwede magiging defense nila yan na hindi ako magiging liable. Why? Because you are negligent, you're not following the protocol that you have to wear proper protective gears or else may mangyayari talaga sa iyo yung madulas ka tapos maumpog o yung helmet, 'di ba? Ang barko kasi is bagalaw yan yung maalon. Tapos kunyari naglalakad ka, tapos bigla kang na off balance, tapos tumama yung ulo mo doon sa isang bakal. Tapos malaman nila na wala kang helmet, pwedeng maging ground 'yon para hindi nila ibigay yung sa'yo, yung compensation. Why? Kasi nga, you fail to follow the rules on safety
protective gears. Kaya ang nire-require sa'yo is you have also to think na kailangang maingat ka. Kung wala kang suot na ganun, pwede maging defense nila yun. Yun yung una. So ibig mo sabihin, hindi po pwedeng 24/7 na anumang aksidente sa loob ng barko ay ituturing na work-related. Pag may negligence o may pagkukulang ang isang seafarer, walang pananagutan yung kanyang principal. Actually, 24/7 pwede pa rin ha. Kahit natutulog ang seafarer natin, pwede yung may mangyari sa kanya, pwedeng makover pa rin ng insurance. Why? Kasi ang sinasabi ng kontrata ay during the effective of contract. Ang effectivity ng contract naman, hindi naman yan ibig sabihin, kapag tulog ka, wala kang kontrata. So pwede mangyari yan na so, habang natutulog, mabaksakan ka. Di ba? Mabaksakan ka ng any gadget or bigla lang may sumabog dyan. Pwede ka makover because it occurred during the effective date of contract, not during working hours. So, ayun, isang issue yan. Tulog ka, may nangyaring accident. Pag may trabaho ka naman at may nangyaring accident, titingnan nila yung pag-abide mo sa rules ng pagtatrabaho. Yung protective gadget, yung protective gears mo, yan. So, yun ang tinitingnan dyan. Pag tulog ka naman, or nagpapahinga, magiging debatable din yan. Dahil sasabihin nila, hindi ka nagtatrabaho. Kami, ang defense namin, hindi naman porke tulog yan, ay meron ka ng vacuum for the protection of the seafarer. Habang nasa loob ng barko yan, habang effective ang contract niya, hindi mo dapat pinuputol ang protection niya. Yun ang ground namin doon. Anyway, ito rin, yung pagbumaba. Di ba? Isang ano naman yan, ibang scenario to. Pagbumaba ang seafarer, ano namang magiging defense nila dyan? Sabihin na, eh, wala ka naman sa barko eh. Nag-shore leave sila. Kasi ang shore leave kasi, it's the right of the seafarers natin para magkaroon ng break yung kalang monotony sa loob ng barko. Dahil di ba sinasabi natin dyan, yung kalang monotony, it may have a negative repercussion sa trabaho nila. They have the right for shore leave. Iti-take consideration mo lang kasi syempre yung mga protocols ng pagbaba, lalo na ngayon na COVID. At kung halimbawang naaksidente ang seafarer nang siya'y mag-shore leave, ano naman kaya ang provision ng batas sa pananagutan o walang pananagutan ang manning agency o principal? Kapag bumaba yan, the same rules yung dun sa basketball will apply. Pag bumaba yan, unang-una, titingnan kung yan ay authorized shore leave. Bumaba ka with the knowledge of the officer ng barko, yung kapitan, yung mga chief engineer, alam nilang bumaba ka, and pangalawa, walang negligence on your part doon sa accident na yan. Ano yung mga ano, yung incident yan, yung na-accidente, yung accidente na binabanggit, kunyari, yung mayroong isang case kami hinawakan, yung nahulog doon sa ano, sa gali, yung parang bridge, yung paakyat, yung connecting ng pier, papunta doon sa ano sa barko mismo, biglang parang gumalaw. Tapos nahulog yung seaman, yung seafarer. Tapos na-accident, ano tama may ulo niya. Ang sinasabi ng company, hindi kami liable because wala ka sa barko and hindi ka nagtatrabaho, shore leave yan. Ang sinabi namin, kahit shore leave yan, you're still liable because of the fact na ang shore leave is part of the contract. Ang magiging defense lang nila dyan ay may negligence yung seaman dyan. For example, pumunta siya doon, lasing, tapos nahulog, yan. Pwede niyang sabihin na, hindi ako liable kasi nga may kasalanan ka eh. As a general rule, covered ang shore leave basta authorized and walang negligence on the part of the seafarer. At para maiwasan ang mga aksidente, kung sakaling masama na nga ang pakiramdam ng seafarer o may dinaramdam na ito, maging sa mga problemang pangkaisipan o mental health, ano ba ang dapat niyang gawin habang nasa barko pa? Ang like ko ni-advise to say is mag-report kayo sa higher official niyo, kapitan, chief engineer, para ma-record na merong nangyayari sa katawan niyo, na merong na nasusuka nga kayo, nahihilo kayo, masikip didip, because of the fact na kapag bumaba kayo, ang tawag dyan, finish contract. At pag doon pala kayo nagreklamo, ang first line of defense sila, finish contract ka, ang liability namin sa inyo ay tapos yan. Eh paano naman halimbawa, nagreklamo ka, tas ayaw ka naman pansinin ng kapitan mo. Kasi may mga ganyan, recently may ang dami nag-ano sa akin na ayaw silang ipa-check up ganyan. Ang i-advise ko sa kanila, kung ayaw ko yung ipa-check up ng kapitan nyo, ng chief engineer nyo, mag-email kayo.
mag-email kayo sa principal nyo, sa money agency, i-copy furnish yung makamag-anak nyo para whatever happens, merong documentation na meron kayo nararamdaman on board the vessel. Kasi iba yung sinabi mo ng pagbaba na meron kang sakit, iba pa rin yung habang nasa barko, sinasabi mo nang meron na nangyayari sa'yo. Hindi nila mabubura yan. Na nagsasabi ka na hindi ka makahinga. Eh pag sinabi mo yung pagbaba, sabihin na, saan mo nakuha yan? Sabi mo sa barko, may documentation ka, wala. So yan, pwede kang i-deny nila ng medical assistance sa'yo. Kasi ang sinasabi natin, pag bumaba ang seafarer, tapos ang liability nila because terminated yung contact nila. At anong paalala ni Attorney Dennis Gurecho sa ating mga seafarer na kasalukuyang naglalayag o maglalayag pa lang o nagpaplanong maging isang seafarer? The life of seafarer is not a walk in the park. Marami kayong challenges. And nandito kami sa Bantay OCW na pwede nyo kami lapitan or mag-email ho kayo sa amin sa info@sapalovelas.com or tumawag kayo sa 8891-1316. Nandito kami from Sapalo Velas Budangulilin Law Office at kaagabay ho kami ng Bantay OCW para tulungan kayo. Maraming salamat, Attorney Gurecho, sa ating usapang legal may kinalaman sa mga aksidente sa barko. Sabi nga ng mga kapitan ng barko, palaging nasa hukay ang paa ng mga marino sa panahong naglalayag sila o bumabiyahe sa mga karagatan. Totoong hindi madali at simple ang trabaho ng isang seafarer. Matinding sakripisyo, hirap ng katawan, hirap pati ng kalooban ang kanilang dinaranas sa buong panahon ng kanilang paglalayag o panahon na sila'y nasa barko. Pahalagahan at pakitaan sana natin ng pagmamahal ang ating mga seafarer. Basta po tatandaan natin palagi, lahat ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, wag na po nating problemahin. Stay connected with Bantay OCW. Follow us on Twitter, Facebook, and YouTube. Mula sa Radyo Inquirer Online at Inquirer.net, ako po si Susan Kay at ito ang Pilipinas Online Bantay OCW, ang tunay na kulay ng buhay OFW.